What's going on mga ka-gamers? Ako nga pala si Lucas. At itong episode na ito, gagawa tayo ng tree farm. Tapos, may inayos na din ako dito sa bahay na to. Kasi parang pilit siyang naka-curve eh. Kaya ang ginawa ko is, nagbawas ako ng isang block. Tapos, binabaan ko yan para hindi siya pilit na curve. Ito kasi yung ginawa ko nung last episode is ayan. Parang pilit siyang naka-curve eh. Kaya binawasan ko ng isa. Tapos ito, gumawa na din ako dito. Nag-hukay na din ako dito para sa mga sa business pa ulit. Di ko alam kung ano yung tawag dun sa isang item ng yung sa beehive kapag shiners mo. Kaya ayun yung gagawin natin dun. Ito pala yung mga in-AFK ko. Kaya ito yung mga nakuha natin is 4 stack. Tapos meron pa dito. Tapos ang problema sa bee farm is kapag puno na itong kapag puno na yung business is nilalabas na yung iba. Tapos dito pala nilagay yung mga glass bottle para makuha niya yung honey. Ito third person timelapse ko muna to bago ko gawin yung tree farm. Kasi hindi ko pa nagagawa sa testing world kung paano pagganahin yung tree farm. Kaya mag-aano muna tayo, magda third person timelapse. Kaya punta na tayo doon. Ito na guys, tapos na yung para sa mga gagawin natin dito na business o kaya beehive. Para pag shears natin yung hindi ko alam kung ano yun. Tapos dito sa labas, is parang napapangitan ako dito eh. Dito sa pa-curb na to. Ayan parang pangit niya tignan. Oo din naman kaya is puro puti kasi itong nilagay ko. Kasi wala pa akong ibang mga flowers. Puro puti lang yung nilagay ko. Ang kaso, wala na akong gravel. Maghuhukay na naman ako nito. Kasi wala na akong gravel eh. Pero salamat sa mga hinuhukay ko. Kasi meron tong mga gravel eh. Kaso, onti nga lang. Tapos dito sa ginawa nating bee farm, kakrap na natin to lahat. Dami! Ito lahat yung honey na in-AFK natin. Dami sobra. Tapos ito lahat yung mga glass bottle natin. Dami! Tapos may natira pang tatlo. Lagay natin yan dito. Dami sobra. Bali ilan to? 18. Bali 20 na stock. Tapos may 9 pa. Diba may may light gray concrete ako. Ito. Ilalagay ko na to sa flooring natin. At ito na. Nabitin. Nabitin yung light gray concrete natin. Ang kaso, hindi ko na alam kung meron pa akong gravel dun sa mga hinukay natin. Pero hindi muna natin yan gagawin. Ang gagawin muna natin ngayon is gagawin natin tong tree farm. Para hindi na tayo maghukay-hukay pa kung saan-saan. Kaya punta tayo sa testing world. Titingnan natin kung paano siya gumagana. Bago natin simulan yung
redstone engineer natin. Pangit ng book ko talaga. Hindi ko alam kung paano ko gagawin to ulit eh. Nabwisit. May kinuha akong ano, idea kay Il Mango kung paano gumagana yung tree farm. Tapos dito, may ginawa na akong ditong tree farm eh. Kaso, isa lang yung gumagana, isa lang gumagana. Dalawa lang yung tumutubo dito. Bali yung oak saplings tapos yung birch saplings. Yung dun sa kinuha natin kay Il Mango, yung sa kinuha ko kay Il Mango is apat yung pwedeng ano tumubo. Is yung ano bang tawag dito, yung jungle saplings tapos yung ano yung isa, yung spruce saplings. Ayun, bali apat yung tumutubo dun. Gusto ko sana kopyahin yung ano niya eh, yung tree farm niya. Kaso gusto ko gawin yung ano, yung bang tawag dito, yung para sa akin, para marami pang matutunan. Ide-design ko muna siya tapos ipapaliwanag ko sa inyo kung paano yung gumagana. Eto na guys, na-design ko na siya. Itong idea na to is mula kay Il Mango. Kaya kapag naglagay tayo ng ano, ng tree muna, yan, di ba wala pa yung ano, wala pa yung mga abubot. I-demonstrate ko muna sa inyo paano siya gumagana. Kaya pag naglagay tayo dito ng spruce saplings, yan, i-grow muna natin siya. Yan, kapag tumubo na siya, itong dalawa na to, itong, ayan, dalawa na yan, is, pipisay niya yung ano, yung leaves para magkaroon ng ano na spruce saplings, para unlimited yung ano, yung spruce saplings na anay natin ilalagay dito sa dirt na to. Ay, nasira. wait lang, saan yung dirt? Ito ulit. Tapos yung saplings is mapupunta dito. Maglalagay tayo ng mga hopper dito para masalo niya yung mga saplings. Tapos, dalawang beses itong magpo-pulse kapag nandito na siya sa ano? Sa, ano bang tawag dito? Dito sa furnace. Kaya ang furnace kasi nilagay ko, hindi kasi siya dumidikit dito sa slime tapos sa honey. Kaya pag nag-ano siya dito, pag nandito na yung piston, is magpa-power siya ng ano? Ng dalawa. Para ibalik niya tong ano? Pag napunta dito yung ano, yung ano ba tawag dito? Pag napunta diyan yung slime, is papower niya ulit para makuha niya. Tapos kukunin naman nung isang piston yung ano, yung slime para bumalik sa pwesto niya. Tapos dito, ganun lang din. Is itutulak niya tong log na to para itulak tong isang log papunta dito, tapos pabalik niya sa pwesto itong log na to. Kaya yun lang, dedesign ko muna siya guys. Idedesign. Gagawin ko muna siya guys. Eto na guys, nagawa ko na siya. Ilalagay ko sa description yung pinagkunan ko ng idea mula kay Il Mango. Tapos may unting diferensya nga lang. Itong isang fence na to, itong fence gate, is nagsasara siya. Kasi hindi ko maibaba itong ano, itong tawag dito, itong observer. Kung ibababa ko itong observer, gagana itong ano, itong piston na to. Kasi kapag nag-ano ka dito, ayan, ano yung call it sa inyo, i-demonstrate ko sa inyo to. Hindi ko sa inyo to na i-demonstrate kung paano gumagana. Ayan, kapag naglagay ako dito, pag binaba ko yung ano, yung observer dito, katabi nung piston, tapos naglagay ako ng block para hindi niya mapower tong pins, is ano, wait lang. Ano ba yung ano? Itong note block. Lagay natin dito sa likod. Kapag naglagay tayo dito ng isang observer, tapos inano natin to, ayan o, kusa siyang gumagana. Kaya kapag inon ko to, na kapag ganyan yung style,
is gagana tong piston. Tapos gagalaw ng gagalaw tong ano na to. Itong ano bang tawag dito? Ah, hindi ko alam. Basta gagalaw ng gagalaw tong mga piston na yan. Hanggang sa di na siya tumigil. Tapos ulit na naman. Gagawin ko na naman siya ulit. Kaya ayun lang yung problema. Is itong isang fence gate na yan. Tapos lalagyan ko to ng mga carpet tong hopper. Para hindi siya mapangit tignan. Kasi kapag nakakalakan mo, yan, malalaglag ka dyan. Kaya lalagyan natin ng ano yan. Ng carpet. Pati na rin to. Tapos ito na rin observer na yan. Kaya ito third person timelapse ko siya. Punta tayo ulit sa third person timelapse. Sana maayos ko na yung buhok ko. Eto na guys, tapos na yung tree farm natin. Ang kulang na lang is yung hagdanan papunta dito sa ibaba. Tapos yung blast chamber is ililink up natin dito. Para pag inon natin to, mag-on din tong blast chamber na to. Para hindi na natin siya i-on pa dito. Tapos, ayan, kung makikita nyo, may scaffolding. Kasi wala na yung elytra ko. Wala na elytra natin. Nasira ulit. Yan lang. I-link up ko muna tong piston to. Dito sa tree farm. Para kapag inon natin is mag-on tong blast chamber. Tapos pala, kumuha na pala ako ng bone dun sa farm natin na, no, na skeleton farm. Bale, tatlong shulker box yung pinuno ko. Kaya marami tayong may lalagay dito na, no, na bone meal para matagal siya maubos. Eto na guys, na link up ko na yung ano, yung blast chamber papunta dito sa tree farm natin. Kaya pag inon natin to, ayan, umangat yung piston. Ayan, nag-on na yung ano, yung blast chamber natin. Kaya. Oh my gulay. Ah. Ang saklap naman. Nang ginawa mo. Kailangan siguro ayusin ko ulit to. Inayos ko to ulit eh. Kasi para maganda tingnan yung butas. Siguro ibalik ko na lang kaya sa dati. Yung dalawa yung butas. Ito muna yung gagawin ko, yung hagdanan. Ibabalik ko na lang sa dati itong ano, itong panalo ng mga item. Gagawin ko na lang ulit yung ano, yung nasa last episode, yung dalawa yung butas. Ito na guys, tapos na yung hagdanan, pupunta sa tree farm natin. Ang isusunod natin ngayon, itong storage natin. That pala, di ko na pala pinakilaman. Gawa na naman. Ay, bago muna lahat. Natandaan ko yun ah. Yung ship natin, may nakalimutan ako itong ano eh. Ano bang tawag dun? Yung hopper, nakalimutan kong maglagay ng isa. Kaya yung mga ibang item is hindi napupunta dun sa ano, sa mga storage nila. Ba naman wala pala akong ano, elytra, sira pala.
Nag-double space ako. Wala pala akong ano dito. Bad trip. Wala palang ano. Anong wala pala akong. Wala palang hopper dito. Ito siya oh. Nandito siya sa gilid eh. Ito. Nasaan yun? Ito. Nandito lahat oh. Tapos. Ito pa. May ano sobra na isa. Bakit? Ah. Ito na guys. Tapos na yung storage natin. Hindi ko na ginaya yung last episode. Ito na lang yung ginawa ko. Is yung isang ano na lang. Isang linya. Isang butas. Na lang yung ano. Yung pupuntahan ng mga item. Tapos ito yung loob. Loob ng storage natin. Is anim na largest lang yun. Yung nilagay ko. Maglalagay na ako ng ano. Ng bone meal. Para ma-testing na natin kung gumagana ba o hindi. Ito na guys. Puno na yung dispenser natin. Tapos itong dalawang largest na to. Kaya te-testing na natin kung tutubo ba yung puno o hindi. Tapos may sobra pang ibang bone meal. Tapos bone. Kaya check na natin. Tulog muna tayo. Bago natin i-check. Kasi ba may mag-spawn na ano eh, na phantom. Yari tayo. Wala tayong pakpak. Check na natin kung ano. Kung gagana ba. Tapos itong mga saplings na to. Ito yung mga last episode na kinalbo ko yung ano. Yung mga puno dito sa ano natin. Malapit sa treehouse. Kaya ang uunahin natin is yung spruce saplings. Sana tumubo siya. Ayun. Hindi siya tumutubo. Bakit? Ito na guys. Naglagay na ako ng isang block sa itaas. Try natin ulit. Sana tumubo. Ano ba naman yan? Tayo matumubo. Eh na, tumubo na. Tumubo na siya. Then nilagay ko lang yan. Nakaka-bad trip. Ayaw niya tumubo. Palitan ko kaya ito. Try natin tong ganyan. Yan. Tapos lagay tayo ulit ng spruce saplings. Ayaw talaga. Eto, subukan nga natin tong jungle saplings na to. Pag hindi ito tumubo. Ay, tumubo! Parang ano ah, may mali ah. May mali. May mali nga. Oo nga. Sobra. Sobra ng isa. Kasi kapag tinulak niya to, patay mo na nga natin. Patayin natin yan na. Kasi kapag tinulak niya tong ano, itong piston na to, bali nandito na yung ano, yung isang piston. Tapos nandito na yung slime. Tapos kapag tinulak pa ulit nung isang piston, bali nandito na yung slime. Oh, kulang nga. Dapat yung pins, aabot siya dito. Sobra. Hindi kulang. Sobra dito. Ay, hindi. Kulang siya dito. Pero dito is sobra. Tama. Tama naman. Yay! Gawa na naman. Yan. Saglit lang, guys. Madali lang naman to eh. Ito na, guys. Naurong ko na tong dalawang slime tapos tong honey. Che-check na natin ngayon kung gumagana. Kung tutubo ba yung ano, yung spruce sapling. Pag hindi ito tumubo. Ay, hindi ko alam. Bakit ano? Kung bakit hindi siya tumutubo. Tapos pala yung time lapse ko sa paggawa nitong tree farm is ano? Merong part doon na umulit. Kasi nag-brown out na nga eh. Nang
split seconds. Tapos ayun, hindi na save yung ano, yung world natin. Kaya umulit sa umpisa. Yun lang. Kaya check na natin kung gumagana ba, gumagana. Tumutubo ba o hindi yung spruce sapling. Sana tumubo siya. Wala. Ayaw niya. Ayaw tumubo ng spruce sapling. Pabayaan na nga natin yan. Tatlo naman gumagana eh. Magpa-farm muna ako dito guys. Titingnan natin sa isang oras kung ilang item ba yung makukuha natin dito. Eto guys, inaayos ko ngayon yung isang dropper. Kasi ayaw lumabas nung bone nila. Kaya inaayos ko siya. Eto na guys, nakaka 41 minutes na tayo. Hindi na natin papabutin ng ano, ng isang oras. Kaya titingnan natin kung ilan yung item yung nakuha natin. Ilan kaya? 40 minutes eh. 41. Woo! Dami! May gulay. Ganyan dapat. Kaya gumawa na kami ng ano, ng ng 3-5 nyo. Ganyan dapat yung style. Gawa kaya ako ng tutorial na ito. Dami nating stick. Grabe. Nag-farm lang tayo ng 40 minutes. Tuloy-tuloy. Ang kulit. Tapos gagawa na nga din ako dito ng chest. Para yung mga ibang item na sobra is ilalagay natin dun. Tapos wala na akong shulker box. Kasi yung iba gabit na. Kaya ang gagawin ko, mag-e-investing ako ulit ngayon. Ipapakita ko na lang sa inyo ng bagya yung pag-raid ko dito sa NCT. Kasi ang tagal niya magano eh, mag-load ng mga chunks. Tingnan nyo to, ayan. Hindi ko pa to na-raid tong isa eh. Papakita ko muna sa inyo paano mag-load tong mga chunks. Is, ayan o, bagal niya mag-load. Oh, may gulay. Papakita ko na lang sa inyo ng bagya kung paano ko i-raid yung mga NCT, yung mga shulker. Tapos nag-raid na ako nung una. Ito yung mga nakuha natin. E64 na shulker shell. Kasi meron akong data pack na naka-install. Ayan, ginaya ko sa Hermitcraft. Ayan, double shulker shell. Makes all shulkers drop 2 shells. Ayun, kaya kapag pinatay natin to is dapat dalawa. Dapat. Ayan, dalawa yung nilabas niya. Ito na lahat yung item na pinagkukuha natin dun sa NCT. Kaya mas marami yung shulker shell. Kasi ang dami ko nadadahanan na NCT. Tapos walang mga barko. Kaya ito lang yung nakuha nating elytra. Bali 6. Tapos ito lahat yung mga tools natin. Tapos yung espada. Tapos ito yung diamonds. Bale nakakuha tayo ng 64 na diamond, tapos may 14 pa, tapos 9 block of gold, tapos itong shulker heads. Kailangan to ng internet para maano yung ano, hindi siya ganto, hindi ganto yung muka. Tapos kumuha na din ako ng 4 na dragon head, tapos kinuha ko na din yung mga ender chest. Kasi pag sinira mo to ng ano, walang silk touch. Ang ibibigay sa'yo is 8 na, no? 8 na obsidian. Kaya, hanggang dito muna, guys. Tapos sa susunod na episode, gagawa tayo ng raid farm. Tapos, kung nagustuhan nyo tong video na ito, guys,
i-like nyo na dyan yung thumbs up sa ibaba. Tapos, mag-subscribe na din kayo at i-hit nyo na din yung bell para ma-notify kayo sa mga panibago kong mga video. Kaya, hanggang dito muna guys. See ya!